At kamusta? Kamusta muli sa lahat ng mga subscribers natin? Rema Peeps, Kabelievers, at lalo na sa mga bago nating katambayan dito lang sa ating simpleng tambayan, iBig. Our new video content sa ating simpleng tambayan, Samsung Galaxy A10s, how to repair non-charging cause of water damage. And simple, basic lang ang gagawin ninyo. Makita ninyo yung red buttons natin. Click lang po ninyo, like and share sa inyo mga social media, lalo na sa mga Facebook ninyo, para mas marami pa at mas malawak pa yung maabot ng ating YouTube channel. Dahil dito, marami kayong mapupulutan ng aral at pwede rin kayong maging vape technician at cellphone technician sa mga hinaharap. At diba, napaka-simple lang po. Don't skip the ads sa lahat ng mga video tutorial natin para magtagal pa yung buhay natin. Linting na yan. At syempre, shoutout muna natin si Boss Joshua Owing Espiritu Jr., yung tinatawag naming pinakapogi dito sa aming barangay. At kay Boss Justin Esentista, yung aking Repa Peeps na sobrang napakagwapo. Kaya hanapin lang nyo dito sa aming barangay yan. And now, our first step ng ating video tutorial. Always naman yung binabanggit ko, 100% check before disassembly. Bago ninyo i-disassembly, remove muna ninyo yung SIM card tray para hindi masira. Tuluyan yung lagay ng SIM card tray. Talagang kailangan i-remove din yun. Hindi nyo mababaklas yung back cover. At hindi kayo gagamit ng hot air or kaya hair blower para baklasin yung back cover nito. Kailangan lang ninyo ng metal spudger or kaya kung ano meron kayo dyan, maninipis na metal na pwedeng magkasya o kaya masungkit ninyo, masungkit talaga. Babaklas ninyo yung back cover ng Samsung A10s. Yun lang po at napakasimple lang. Siyempre dapat may kasamang pag-iingat din at dapat love na love ninyo yung ginagawa ninyo. And second step ng ating video tutorial, Samsung Galaxy A10s, how to repair not charging at yung mga water damage. Once na na-remove na ninyo yung SIM card tray, yung back cover, next naman po ninyo, kailangan ninyong i-remove yung mga screw or kaya mga tornilyo. At hindi ito magkakaiba yung screw. Napaka-basic lang to. Tri-star na screw at regular lang yung gagamitin ninyo. At kung nagtataka kayo, alin yung gamit ko? Yung gamit ko po is plastic spudger din. Yan yung mga panungkit para doon sa mga ribbon, flex. At bakit ako gumagamit ng plastic spudger or kaya hindi ko gamitin yung kuko ko. Mas maganda po siya kasi una-una hindi mag-ground, walang shorted. Pangalawa, napaka-safety para sa mga ribbon at mga board connector. Yun na po, binanggit ko na sa inyo kung ano yung kaibahan ng plastic spudger doon sa steel spudger. Kung ano yung ginagamit ko doon sa pambaklas. Mas matibay po kasi yung pambaklas na steel spudger kaysa dito sa sa plastic spudger ko, dahil una-una pang mga ribbon lang po yan para hindi masira kagad yung gagawin natin. And our third step ng ating video tutorial, napansin naman po ninyo at tinanong ninyo kung bakit nasira. Nakita naman sa ating first video, talagang masasabi kong water damage dahil kinalawang na. Sinubukan natin, ginamitan na natin ng PCB board cleaning, lacquer thinner, at munti ko lang pakuluan to sa tubig na mainit. Pero hindi. Hindi natin gagawin yun, siyempre. Joke lang yan para meron tayong joke time dito sa ating video tutorial. Need ko lang ng magpalit noong charging pin or charging port ng Samsung Galaxy A10s. At paano? At saan kayo makakahanap niyan? Mura lang po yan. Kahit sa mga online store, pwede po kayo mag-order light ng charging port or charging pin na ginamit ko rito sa mismong PCB board or charging board ng Samsung Galaxy A10s, at magkabaliktad po yung kanyang polarity. Kaya't napansin nyo, nakabaliktad yung mismong ikinabit kong charging port or charging pin ng Samsung Galaxy A10s, dahil magkaiba po sila ng polarity. Kaya't hindi naman po kayo magbabago or kaya hindi kayo magja-jumper at kailangan pa pagpalitin. Hindi naman po, kailangan lang yung ibaligtad yung mismong charging pin na ikakabit nyo, dahil nakabaligtad po yung pagkakalagay nito nung mismong charging, original na charging port or charging pin ng Samsung Galaxy A10s. And our last step, yung pinali ng ating video tutorial, at napansin na po ninyo, charging na kagad. Ang bilis, no?
charging na po yung Samsung Galaxy A10s, not charging, water damage, how to change charging pin or charging port. Kaya nag-DIY pa tayo rito dahil meron talaga mga charging port, lalo na yung mga ibang naunang Samsung Galaxy Lite ng J2 Primes na 7 pins or 7 pieces yung paa nung charging port. Yun po, medyo mahirap-hirap din kung umanap yun. Hindi katulad ng mga lumalabas ngayon ng mga Android Lite ng Samsung Galaxy A10s. Pwede siya mag-compatible sa lahat ng Android phone or yung mga ordinary Android phone na pwedeng mag-compatible din dito sa Samsung Galaxy A10s. And last step, yung pinali ng ating video tutorial, Samsung Galaxy A10s, not charging, water damage, how to replace charging pin, how to disassembly one pie. Isa po yung ating video tutorial. Sana po may natutunan naman kayo at patuloy nyo supportan. Like and share po ninyo. Don't skip the ads. Don't skip the ads po. Kailangan po natin. Maraming salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, IVE.